at magsaswab lang muna. So pag mga may ganito pala, meron lang talagang swab ha, na akala mo parang ang dami niya sa swab. So mga babies, bago magsimula ang lahat, kailangan mag-quiz board exam. Tiyari. Sagot ka na sis. So mga baby, sinintay na lang namin yung swab and then uuwi na kami. Talagang hinabol ko lang dito, libreng swab kasi mahal ang swab. So tinatawag na ako, magbibingi-bingihan tayo. Squid game! Sino ang next na papatayin? Diyos ko guys, sinab ako, iyak-iyak ako. Sabay picture, mami. Parang galing ka sa sakuna, sabay... Grabe, masakit mo. Huhugutin ka na lang, sis. Parang recta-isolate na yung ginawa. Safe-safe lang tayo. So, negative! Hello po. Oh my moon, tatabing ko sana na ilang beses ako nag-cutting para sa kanila na, ano? Na starstruck ako eh, mamaya na lang mga... Payat, mami. Hey, starstruck ako. Hindi po? Sa akin po. Ay, starstruck ako na po. Tapos yung chichirita lang po. Hi, mga baby. So, ngayon, meron ako mga hinanda na PR kit para sa mga V-Line Skincare and V-Line Cosmetics. So, ibibigay natin sa kanila. Hindi ko alam kung ipang-giveaway din nila or gagamitin nila. Pero pag ginamit nila to, sure na sure, magiging repeat client ko sila. Sure na sure talaga ako na o-order sila ulit. Kasi mga binigay ko to, PR kit, ito yung bago natin. Available to sa Shopee Lazada, mga baby. Itong Kim Paya Mansion version 1. And syempre ito, mga V-Line Skincare na mga lotion and sabon na yan. Ibigyan ko sila. Pero kailangan ko lang, nahiya ako. Sobrang nahiya talaga ako. Babies, bago ko interview, naabot ko na muna. Nakabahan ako, mag-aabot lang naman. Ma'am, may bibigay lang po ako. On cue. Mami! Tsaka ito po yung skincare. Thank you po. At... guys, sir. Oh my God! Parang Hindi pala ako kakanta, guys. Paano intro mo? Paano intro? Paano intro? Ay, mga babies! At dahil magdedekosyo tayo this week, we have to look the part, diba? Yes! It's ready for business! This is it? This is it. At dahil aurang-aurang boss na tayo, sure. Kailangan naman natin malaman kung paano nga ba magsimula ng negosyo. Kaya meron tayong mga kasamang sa famous na vlogger. Ay, hindi lang siya basta-bastang vlogger dahil isa rin siyang successful entrepreneur. At hindi lang siya basta-bastang successful entrepreneur. Isa siyang bonggang successful entrepreneur. Oh my God! Ito na tumawin ka na. Miss Weaver Test. Miss Weaver! Thank you po sa pag-invite. Oo naman. Kung muna tayo. Ay, boss. Tapos akong boss din. Boss din. Hindi po. Kaya natin kung paano. Hindi po ako. Ganto lang po. So, ako wala rin naman
love, nag-start yan nung naging kami ni Ko. Talagang tininggan na niya ako na mag-start mag-vloggy. Tapos yung pag-vlog, ginawa ko siya ang stepping stone o daan para matupad yung talagang main goal ko, which is ang pag-nenegosyo tayo. Yes. Ano yung pag-anong tinayo business? Yes. Nag-start po ako nung way back nung nag-start ako ng vlogging, sinabay ko na agad yung pag-business. So, cosmetic siya. Ngayon, nagkaroon na ng skincare. Nag-franchise po ako ng Tito. Nag-business ako 2018, pero mas focus kasi ako dati sa pag-vlog. Nung nag-pandemic, kasi syempre nasa bahay lang, so mas maraming time, dun ako nakapag-focus and maging hands-on sa mga business. Mga business! Mga business! Hashtag business! Ikaw ba nagsimula ka na ikaw yung mag-isa or meron ka na mga tao? Nag-start po ako ng ako lang talaga, no? Hindi ko pa alam yung term na rebranding. So, ang nangyari, may mga nagpadala sa akin ng mga online store. And then, nung ginamit ko yung Tint, sa Tint po kasi ako nag-start. So, nung ginamit ko yung Tint, sabi ko, gusto ko magbenta nito. So, yung online shop na nagpadala sa akin, minessage ko na, paano ko po ba gusto ko ito ibenta pero sarili kong name? Ginag niya ako hanggang sa nag-start ako na ako pa yung nag-sticker ng para mas makachipin. Ako nag-shrink wrap, ako yung sumasagot sa mga Facebook page ko, ako yung nagpapadala, ayan. Pero sa ngayon, sa awa ng Diyos, nabiyayaan ako ng team para tumulong sa akin. Kaya mas napapabilis na po ngayon yung paglabas ko ng mga product. Bilang ka na? 25. 25? Tapos ikaw, ilan ang staff mo? Mga nasa 17. 70? Ako. Hindi ba mahirap yun na ikaw young boss ka, tapos malamang yun, di ba kung staff mo, medyo matatanda na rin, yung ganun. Paano yun? Di ba paano naka-intimidate na mas matanda sa akin? Or sila na-intimidate pa sa'yo na? Hindi naman po, kasi hindi rin ako nila tinatawag sa office na ma'am masyado, parang more on red. Ate lang. Brad, gano'n. Hindi ko naman po masyado pinaparamdam sa kanila na boss ako, no? So, parang madali lang po yung communication. Pero Ms. B, kamusta ka naman as a boss sa mga tao? Stricto ka ba? Pag nasa office po ako, stricto ako. Work. Pero kapag po, meron po kasi ako mga staff na nakastay in sa bahay namin. Oh. So, kapag nasa bahay na kami, magkakaibigan na kami. Sa friends po, siguro kailangan mo lang na magkaroon ng boundaries. And dapat bago sila pumasok, no, alam din nila. Kasi bago po sila tanggapin or bago sila mag-apply, nagkakausap naman kasi since magkaibigan nila. Iba ang relationship natin as magkaibigan sa work. So, alam naman nila. Kasi once na hindi nyo na-respeto yung boundaries na yun, doon kayo magkakaproblema. Sa family naman, kailangan mo respetuin kasi ako may-ari, pero magulang ko sila eh. At walang magulang na hahayaan kanila na mapasama. And hanggang ngayon, since medyo bata pa ako, yung mga big decision ko, nanghihingi pa rin ako ng blessing sa magulang ko. Kung may respeto ka, may boundaries ka, and may trust kayo sa isa't isa, yung mga kaibigan mo, may trust sa direction na patutunguhan mo, wala kayong magiging problem. Ito, Ms. B, ano yung pinakamahirap mo na part sa pagsimula ng negosyo? Ano yung naranasan yung parang nahihirapan na lang kayo? Struggle. Hanggang ngayon, since nagsisimula pa lang din po ako, hanggang ngayon, hirap pa rin po talaga, lalo ng pandemic. Pero siguro, lagi lang iisipin kung paano mo i-improve ang sarili mo at paano mo mas mapapaganda yung negosyo mo. Siguro ganun, hindi naman siya maiiwasan eh, no? Talagang laging merong problem kang ma-encounter. So, nasa sa'yo na lang kung paano mo siya malalagpasan or paano mo siya tatanggapin yung problema na yun. Napakalaking bagay ko at napakalaki ng pasasalamat ko sa mga sumusubaybay ko sa akin at sa Team Payaman. Kasi po, talagang sila po yung unang sumuporta. Napakalaking bagay ng mga followers ko kung ba't din napunta sa ganito yung mga business ko kasi talagang sinusuportahan nila po. Grabe si Miss B, ah. Ang dami niyang wisdom. Oo, oh, sarili. Sarang sa banda doon. Pwede pa kong sumali sa Team Payaman. Thanks. Sorry namin. Lang. Siyempre, di ba online, kaya laki sa Facebook, social media, YouTube. Kamusta yung bashers, di ba? Bashers sa business. Paano manahandle? Sa yung mga bashers po and yung mga galit no, sa akin sa pagbablog, hindi ko na po kasi sila masyado pinapansin. Kasi yung energy ko, ilalaan ko na lang siya sa magiging productive ko. Pero yung sa mga customers naman na galit or may mga concern sa product, yan yung mga binilalaanan ko na attention. Kasi sabi nga nila, no, the most unhappy customer is
your greatest source of learnings. So, utal-utal yun. Kasi kaka-memorize ako kanina. Kakakita ko lang kasi sa Pinterest. Ay, paulit-ulit ko i-memorize ko yan para maganda yung deliver. Nautal. Mag-improve ang business ko at ako sa mga ganung uri ng mga customer, yung mga may mga suggestions sa'yo. Mga besties, ang gandang role model ni Mimi. Dapat i-look up ka ng mga kabataan kayo. Strong siya yung influencer. Dapat ganun ang influencer. Ano na lang ma-advise ko din sa mga kabataan yung gusto mo start ng business? Sa mga kagaya ko po no, na bata ba, mas maganda kung mag-start kayo ng business. Walang tamang oras eh. Ang pinaka-best way para magkaroon ka ng negosyo is magsimula ka ngayon. So kung ngayon, hindi naman ibig sabihin na kailangan mo na maglabas ng pera. Napakalaking bagay na mag-take down notes ka na. Simulan mo na ngayon sa mga nanonood sa akin ngayon, no? Kung gusto niyo na mag-business, start na kayong mag-take notes. Ano ba yung gusto mong ibenta? Magtanong na kayo sa mga friends niyo, sa parents niyo na okay ba itong ibenta? Yung mga ganun. Kasi maganda, no? Ako ang pinaka-technique ko. Pag meron akong idea na naisip ngayong umaga, gusto ko may progress na siya mamayang hapon. Naka-contact na ako ng supplier or nasabi ko na siya sa mga team. Para kahit papaano, everyday, meron nangyayari dun sa mga ideas. Kasi aalin mo nga naman ang ideas kung hindi mo naman ito gagawin or isasabi ko. Oo. Hindi na yung Pinterest, ah. Oo. Pinterest pa rin. Paano nga pala yung kapital? Business mo? Doon nagsimula ka? Depende sa sisimulan mong business eh. Pero ako, sa cosmetics, nagsimula ako sa 10,000. 10,000? Pwede na ako ilang araw mo yung sabihin ko. Ako! Di ba? One season! Asan mo ka, Chica Bix? Nakaalam kami sa hour. Ang dami nating malalaman tungkol sa kanya, di ba? Pero alam mo, you deserve to be emulated. Kasi sobrang ang dami mo. Hindi na alam mo yung pag-alaman. Gusto ba lahat ko dyan? So kasi ang dami nilang makukuha sa'yo. And thank you for guesting kasi I'm sure yung mga kamingos natin na interesado din pag-start ng business ay maraming natutunan sa mga sinemo sa amin ngayong araw. Thank you, thank you po. Thank you po. Thank you, thank you po. Thank you po. Ano yung rehearsal na yun? Roll na po natin. Ay, sabi? Roll na. Roll na po. Ako roll na. Grabe yung pause. Thank you po! Bye mga babies! Thank you! Ano tawag sa mga... Babies po! Mga babies! Ano tawag sa mga babies? Oh, yeah.